Good day po sa inyong lahat. Narito na po ang ating latest story sa araw na ito. Itong April 4 Easter Sunday na pinangunahan ni Gigo de Guzman, tumatagos sa puso ang pagpupugay ng Top 5 kay Claire de la Fuente sa online memorial service nito. Pero bago pong ating balita, huwag pong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi pong i-updated sa ating mga balita. Tumatagos nga sa puso ang pagpupugay ng Top 5 kay Claire de la Fuente sa online memorial service nito noong April 4 Easter Sunday na pinangunahan ng kanyang anak na si Gigo de Guzman. Una sa lineup ay si Valentine Rosales. Sa Adi Valentine, right now I promise myself to at least be strong, na hindi na maiyak. Kasi every time I speak or talk about Tita Claire, I can't help my tears to fall. Kasi Tita Claire had a huge role in my life. Kahit hindi pa kami ganun katagal magkakilala, we just met nung nagkaroon ng issue. Pero grabe yung impact talaga na nagawa niya sa buhay ko. Kasi yung time na she's very motherly. Si Tita Claire, despite na she's very strong and very tough, very ano siya, caring and very selfless siya. Kung tutuusin, grabe yung struggle ko at nahiya akong lumapit sa kanya. Pero siya yung nag-reach out sa akin. Siya yung lagi nagpapakalma sa akin when I feel worried or problematic. Na nandyan siya palagi, lagi niya akong chini-cheer up. Dagdag pa ni Valentine, she's very funny din, and she's always sobrang positive niya, sobrang selfless talaga ni Tita Claire. Gagawin niya lahat, matulungan ka lang niya, at ma-assure niya sa sarili niya that everything's fine. Pigil na pigil ang pagluha ni Valentine. It's just sad na she can't, I won't be able to hear her voice, or she can't be here with us right now. I just want to say thank you, Tita Claire, sa lahat. Thank you dahil hindi niyo ako pinabayaan. Thank you dahil lagi kayo nag-look out for us and I will forever, forever kong tatanawin na utang na loob yun sa'yo. Thank you sa lahat. Ang sumunod na nagsalita ay ang bunso sa Top 5 na si JP de la Serna. Ipinaabot ni JP ang deepest condolences ng kanilang pamilya at mga kasama sa Top 5 sa pamilya ni Gigo. Pahayag ni JP, "I know mahirap but still stay strong lang." Kay Tita Claire, wherever you are, I just wanna say thank you for all the nice things you've done for us. For being patient, for teaching us a lesson in life, na no matter what your situation is, you need to be brave. You need to be strong. And not only that, of course, kailangan mo na lumingin ka kung saan ka galing. And thank you so much for teaching me a lesson, na give time to my family, and always open to my family if ever I need to, para magaan yung pakiramdam. Ikaw yung naging second mother ko. You've known all my pain. And I thank you so much for that. And sobrang mamimiss kita. Tita Claire, every time natatawagin mo kaming lima, mga bakla, lapit kayo dito. Tapos sasabihin mo, ayan, ligwa ka na sa Top 5. I will miss those moments. And pag nasa bahay mo kami, wala nang kaaway si Gigo. Alam ko yun, mamimiss din ni Gigo yun. Then wala nang gigising sa amin kung mag-i-stay kami dyan. Wala nang gigising na mananaranta. Wala nang maingay. And alam ko, wala ka man ngayon sa laban namin, but surely, pag natapos to, maganda yung result. You will be proud of us. And gagabayan mo kami sa right path na magdudulot na maganda sa amin. And alam namin hindi mo kami pababayaan kahit kailan. Sobrang salamat, Tita Claire. We love you so much. Samantalang si Romel Galido naman ay fresh and fabulous sa kanyang pagpupugay. Saad niya, wala akong ibang masasabi kay Tita Claire kundi thank you so much. Ang i-share ko lang, ito yung unang impression ko. Unang nakita ko si Tita Claire habang nasa loob na ako ng detention room. Ha ha ha. Noong pagpasok niya ng police station, sabi ko talaga, hala, si Tita Claire, ang ganda niya. Andito siya, gumaganon ako sa kanya. Pagmulagat pa ni Romel, hirit ni Romel with matching reenactment, wala akong pakialam sa media. Sabi kasi nila, i-close daw yung door para hindi kami makita ng media. Pero binubuksan ko, sumisilip talaga ako, gumaganon ako doon. Sa ad pa ni Romel, hala si Tita Claire. Si Tita Claire nandun siya, naano ako sa kanya, na-starstruck ako sa kanya. Siyempre, Claire de la Fuente, tapos nandyan siya. Pero hindi, iba yung ginawa niya, kinomfort niya kami kahit hindi niya kami kilala. Yung care and love niya, makikita mo talaga agad na. Napakabait namang tao nito, kahit siya si Claire de la Fuente. Wow, parang blessing din na nakilala ko ang isang Claire de la Fuente na napakabait. Noong time kasi na yon, mag-isa lang ako talaga dito sa Manila.
Ang mom ko nasa province, so siya ang yung tumayong magulang ko. Parang naninanayan ko. Sobrang thank you. Thank you, Gigo. Thank you sa mom mo. Yung hindi ko makakalimutan sa mom mo, yung alam kong ipinamana niya sa akin, yung tibay ng loob, yung tiwala sa Diyos. Yun yung ipinamana niya sa akin, yung dasal. Grabe si Tita Claire, di ba? Pupunta siya sa room at gigisingin niya tayo. Hoy mga bakla, gumising kayo. Magdasal tayo, ganun siya. Ang namimiss ko sa kanya. Dagdag pa ni Romel, ang hindi ko makakalimutan kay Tita Claire ay yung pagiging mabait. Sobrang napakabait na tao niya. Grabe, wala akong masasabi sa kanya, kundi napakabait na tao. Kahit wala na si Tita Claire, alam ko andyan lang siya for us kids. Don't worry, gagabayan niya tayo as our guardian angel. And alam ko, matatapos din lahat ng ito at magiging proud na si Tita Claire sa ating lahat. We love you, Tita Claire. Mamimiss ka namin, sobra. And we will take good care of Gigo and Nick. Seryosong seryoso naman si Clark Rapinan, ang panganay sa mga kapatid ni Gigo sa Top 5. Pahayag ni Clark, "Today as we say goodbye to Tita Claire, it hit me how incredibly lucky I am to have met her and spent the last few months with her. Because of our ongoing case, I witnessed how exceptionally kind of a person she was every single day. I spent the time with her family. She became a mother to us, took care of us, and she accepted all of us to her home. Well, Tita Claire is a very strong woman, an alpha, a picture of elegance and grace, a dragon lady, what they used to describe her, yet very loving and caring mother. She always put a strong personality and always give us what we should do in facing our problems. I was actually surprised na Tita Claire was so fun." Bahagyang umiti si Clark. "When the tide is high and we are very stressed because of what's going on and what's happening during our case, I remember I always want her to sing for us. I always say na, 'Tita Claire, kanta ka naman sa amin please. Tita, kahit one-liner lang.' And she would automatically say, 'No.' And I would try to convince her and she would say, 'Wala na akong boses sa inyo. Kaka-stress sa inyo.'" Natawang sumingit si Gigo. Never knew siyang napakanta. Pagpapatuloy ni Clark, and I would respond, "Sige na, Tita, sige na." And she would say, "Hindi naman kayo magaganda." And then we would all laugh. And the stress would be temporarily gone and the mood would be changed. So ganun siya. Every time we're depressed and stressed, she would always make us laugh and make the ambience comfortable for us. She always pray for us and she always say to us that this is your life. Fight for what is right and the good will always win and the truth will always prevail. I just wanna say thank you to Tita Claire for being a mother to us. And thank you for your unconditional love. Thank you for the respect you always give us and we're about to give up. Mami miss kita, Tita Claire, and we all love you. Right now, Tita, there's no pain. You can now rest. You may rest now. Tita, I love you. We love you. Thank you, Tita Claire, from the bottom of our hearts. Thank you, Geeks." Nagsalita naman si Gigo tungkol sa relasyon ng mga kaibigan niya sa kanyang ina. Pahayag ni Gigo, "Close to the end of her life, the top five was very important for her. At first, she did it for me. I saw that she truly cared about Val, JP, Clark, Rome, all of them. And we'd always constantly, you know, look out for them. I really did want to, for them to speak today. Because I always saw parang she always thought of them as her kids na rin. You know, na she did a lot for them and she took it to heart." Maraming salamat po sa inyong panunood. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para sa iba pang showbiz updates. Kita-kita po tayo sa aking next video. Thank you!